pagandahan ng disenyo at patingkara ng kulay ang mga gamit pang eskwela na talaga namang swak sa panlasa ng mga bata. Ito ang gusto ng pamangkin namin. Ba't gusto mo na makulay? Maganda po siya. Pero babala ng grupong Eco Waste Coalition, huwag magpainganyo sa kulay at ganda ng gamit pang eskwela. Dahil ultimo lunchbox at lunch bag na pinaglalagyan ng pagkain ng mga estudyante, kinakitaan na rin ng mataas na antas ng lead at cadmium. Napakadelikado nito, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating mga anak. At isipin na lang natin, mas mahabang oras ang iginugugol ng ating mga anak sa eskwela kasama nila itong mga produktong na to. Ang makukulay na bag na ito, pati ang bag na lagayan ng pagkain, may 500 to 780 ppm daw ang cadmium content. Hindi raw ito aprobado ng Food and Drugs Administration o FDA dahil hindi dumaan sa ahensya. Yung lead kasi, no, at saka cadmium, hindi sila parte ng katawan. Kung mag-accumulate yun sa katawan, at a certain dose, pwede maapektuhan yung utak. Ayon sa eksperto, pwedeng humina ang memorya ng bata at apektado ang performance nila sa eskwela. Kapag nasobra ng lead intake sa katawan, pwede ring maging anemic at magkaproblema sa paglaki o growth ng isang bata. At kung madadala ito hanggang paglaki, pwede magresulta sa pagkakaroon ng high blood pressure. Ang cadmium naman, paghina ng buto at kidney ang masamang epekto. Dahil bata, kadalasan ay hindi na namamalayan ng mga ito na nakakasubo sila ng kemikal, lalo na kung abala sa gawain sa school. Kaya payo ng mga otoridad sa mga magulang, maging mapanuri sa mga bibilhing gamit at huwag bumili ng school supplies na hindi aprobado ng FDA. Iwasan din daw na bumili ng makukulay at puno ng pinturang school supplies. Cesar Apolinario, GMA News.